Hello, hello, hello mga kapatid! Narito na tayo sa panghuling yugto nitong aklat ng Alpha at Omega na pinadali ang pagsalaysay upang mabilis nating maunawaan. Paghandaan ang hinaharap ngayon sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo Hesus. Ngayon na, kanyang sinabi, "Pagmasdan, ako ay totoo sa pintuan ng inyong puso at kakatok. Kung mayroon mang tao na makaririnig ng aking tinig at bubuksan ang pintuan, ako ay papasok sa kanyang kaibuturan. Tanggapin mo si Kristo Hesus ngayon sa pamamagitan ng dalangin. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ang anak ng bathala at ikaw ay namatay nang dahil sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan at pumasok ka po sa kaibuturan ng aking puso. Tulungan mo akong magmahal at sumunod sa iyo at upang ibahagi ang pag-ibig sa aking kapwa sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Hesus. Ito'y aking idinadalangin sa nawa. Ngayon na matanggap mo na ang Panginoong Hesus, ikaw ay nakahanda na sa anumang magaganap sa hinaharap. Pagpalain ka ng bathala." Seven Morningstar Foundation Incorporated Kingdom of Maharlika presents. Ang muling pagbabalik sa halamanan. Ang iba pang mga pangunahing pagbabagong magaganap at iiral sa panahon ng milenyo ay ang pag-alis ng sumpa na lumangkap sa sandaigdigan nang magkasala sina Adan at Eva. Ibig sabihin, maraming naiiba at magagandang kaganapan ang mangyayari. Mawawala na ang mga tinik, mga di kinakailangang damo, o kaya'y mawawala na rin ang mga makamandag na hayop at insekto at mga mababangis na hayop at mga peste. Sa wakas, ang daigdig ay magiging katulad ng dati na siyang saligang ginusto ng Panginoong Bathala na siyang dapat mangyari kapara ng ito ay sa kapanahunan ni Adan at Eva sa loob ng magandang halamanan ng paraiso. Pagkakasundo at pagmamahal. Lahat ng patayan at karahasan at pananakit ay matitigil. Magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng tao at hayop at sa mga dating maiilap na mga hayop at walang maaaring manakit at magsira sa loob ng lahat na nasasaklawan ng kanyang banal na kaharian. Wala nang mangangamoy at mauusok na sasakyan o kaya'y mauusok o bumubugang usok ng mga pabrika. Ang mundo ay magiging malinis at magkakaroon ng sariwang hangin. Ang mga kalesa at karwahi ay patatakbuhin sa pamamagitan ng mga hayop at sa magaganda at mga maharlikang sasakyang dagat ay lalayag sa pamamagitan ng lakas ng hangin.
kapayapaan sa ibabaw ng kalupaan. Sa panahon ng milenyo, lahat ng mga nagbalik-loob, iniligtas, mga santong binuhay ng maghuli ay magkakaroon ng bagong supernatural na mga katawan. Taglay ang nakakamangha at mahimalang kapangyarihan gaya ng walang pagkawasak o pagkasira, walang mararamdamang sakit o kirot, karamdaman o kamatayan, bagkos, kapangyarihan upang pigilan ang kahit anong kalaban sa pamamagitan ng kaisipan o kaya'y tingin o kaya'y galaw ng alinmang bahagi ng panibagong katawan. May kakayahang makita at biglang mawala, lumipad, magbago ng kanilang anyo sa balat kayong hindi mahahalata, at mawawaan sa layuning maniktik sa kahit na sinong mga rebelde at lupigin ang kanilang mga pinakalihim na kuta at maging ang kanilang mga pinakautak sa pamamagitan ng kanilang kakayahang magbasa ng isip at pagkakaroon ng mga matang katulad ng X-ray na kayang tagusin ang mga pader at kahit napakalayong distansya upang malaman ang kanilang mga plano at mga pagkilos. Ang mga anak ng batala ay maaaring makipagtalastasan sa pamamagitan ng paglalakbay ng kapangyarihan ng pag-iisip sa kalawakan na walang babanggiting kahit isang salita, kahit na sumaklaw ng napakalayong distansya at iba pa, kung saan ang mga makamundong tao ay wala nitong kakayahan o bintahi. Kung kaya napakadaling pamahalaan ang buong mundo dahilan sa katalinuhan, kapangyarihan, katarungan at pag-ibig kay Kristo Jesus at sa kanyang personal na liderato. Ang mga taong makalupa, yaong mga nakaligtas dahilan sa makatarungang diskresyon ng bathala, at yaong mga masyadong pinagpala upang makaligtas sa kapanahunan ng milenyo, sila ay nasa dati pa rin nilang likas na katawan at katangian. Ang lahat sa ibabaw ng daigdig ay makikita ang kaluwalhatian ng kapangyarihan ng bathala at ang kanyang kaharian, at wala na ang mga hindi naniniwala ni isa sa panahong ito. Subalit, nakakalungkot sabihin na mayroon pa ring iilan na mga di tumatanggap. Sila yaong ayaw sumuko at tumalima at mananatiling matigas ang ulo at mapanghimagsik at sa pilitang papipiliin hanggang sa wakas. Ang pagkasunog ng sandaigdigan. Sa makatuwid, bilang pinakahuling pagsubok at paghahati o paghihiwalay ng mga tupa sa mga kambing, sa pagtatapos ng milenyo, si Satanas ay muling pakakawalan mula sa kanyang kulungan sa puso ng daigdig sa loob ng kaunting panahon. Sapat lang ang tagal na siya ay makapangguyo para doon sa mga hindi pa rin nagbabalik loob at nagbabago sa kanilang pagiging balakyot at sukab. Silang pinangangasiwaan ng buong tatag at higpit ng mga santo. Ang mga rebuilding ito ay muling susunod kay Satanas sa impyerno sa lantarang paghihimagsik laban sa Panginoong Bathala at sa kanyang pamahalaan na magriresulta sa mapangwasak
at nakapangingilabot na digmaan ni Gog at Magog. Sapagkat ang Panginoong Bathala ay punong-puno ng itngit sa kanila, kaya siya nagpakawala pababa ng apoy na pinalabas mula sa langit upang pugnawin at puksain sila ng lubusan at ganap. Sa katunayan, ito ay ganoon katiribling apoy. Ito yaong lubos at ganap na gugunaw sa kabuuan ng ibabaw ng daigdig. At ang atmosperiko ng kalangitan ay ibibilot na kapara ng nakabalumbong kasulatan at lilisan na mayroong napakatinding ingay. Ang kabuuang ibabaw ng planetang ito ay magkakaroon ng kumpletong pagbabago. Nilisan, sinunog hanggang inabo at muling nilikha sa isang napakagandang bagong mundo na wala ng karagatan at isang atmosfera na ligtas sa anumang polusyon. Ang paghuhukom sa hindi iniligtas. Matapos ang klimatikong digmaan ni Gog at Magog, lahat ng mga hindi iniligtas sa lahat ng kapanahunan ay muling bubuhayin para sa pinal na dakilang puting tronong paghuhukom. Lahat silang mga hindi iniligtas na mga nangamatay ay ganap na muling ibabangon upang tumayo sa harapan mismo ng Panginoong Bathala sa pinal na paghuhukom ng magkagayon. Ang mga aklat ay bubuksan at silang lahat ay papatawan ng kanilang pinal na kahatulan batay sa kanilang ginawa, at sila ay ididistino sa kani-kanilang kalalagyan sa loob ng daigdig na ngayon at ng hinaharap. Ang mga sukab, mga despotiko at mga buktot ay dadalhin sa impyerno o kaya'y sa purgatorio para sa kanilang kaparusahan at pagpupurga. Samantalang ang mga matuwid at parihas, silang mga nagsikap na magpakabuti, subalit sila'y hindi nakaligtas dahil hindi nila narinig ang magandang balita ng kaligtasan. Subalit natagpuan sa loob ng aklat ng buhay ay bibigyan sila ng pagkakataon na tanggapin si Kristo Jesus at tamasahin ang hindi matingkalang kapayapaan at kaligayahan sa bagong mundo. Ang pagbaba ng langit sa bagong daigdig. Ang dakilang makalangit na pangkalawakang lungsod ng Bathala ay magkagayong bababa mula sa kaitaasan patungo sa maganda. Muling nilikha kapara ng halamanan ng Eden na bagong daigdig. At ang Bathala sa kanyang sarili ay makikipanahan sa atin mismong dito sa daigdig. Si Kristo Jesus mismo at tayo ang sasakop sa buong mundo sa pamamagitan ng paglupig nito mula sa ang ibayong kalawakan. Dinadala pa ibaba ang kanyang makalangit na lungsod at muling itatanghal ang kanyang sarili bilang hari ng mga hari magpakailanman. Ang langit sa ibabaw ng daigdig. Ang dakilang pangkalawakang lungsod na ito ay 1,500 milya ang haba, 1,500 milya ang lapad, at 1,500 milya ang taas. Ang pinakamalaking sasakyang pangkalawakan na kailanman ay bukod tanging nilikha. Ang pinakanakamamangha na sasakyang pangkalawakan na bukod tanging nabuo at nilikha mismo ng Panginoon, at ngayon
ay naglalakbay na pababa sa daigdig. Ang dakilang magpahanggang wakas na makalangit na tahanan para sa lahat ng mga anak ng Bathala na iniligtas. Ang makalangit na lungsod. Ang kabuuang lungsod ay lantay ng ginto, kapara ng malinaw na salamin. Ito'y katulad ng malinaw na ginintoang salamin, isang magandang kristal na ginto. At sa pamamagitan ni iyong tagusang mga pader, makikita mo tagos sa labas ang kagandahan ng ganap na pinanumbalik at muling nilikhang bagong daigdig na siyang muling pananahanan ng mga bagong bansa at mga hari at sangkatauhan. Silang tunay na natuto ng matuwid, kaputihan at pag-ibig ng Bathala. Kahit na sila'y nasa labas ng ginintoang lungsod at ang mga pader nitong napapalamutian ng alahas at iba't ibang mamahaling hiyas. Ang mga nakakamangha. Ito ay magiging lalong mahusay na mundo sa ngayon na may lalong mabuting mga tao na natuto ng kanilang mga leksyon ng batas sa pag-ibig ng Bathala at sila ay magiging masaya magpakailanman. Di tulad noong una, sapagkat sa wakas sila'y mapupurga at dadalisayin sa kanilang mga kasalanan ng pagsuway laban sa kanya. At sila'y gagamutin ng mga dahon, ng mga puno ng buhay, na kung saan ang mga iniligtas ang mga ngalaga sa mga ito. Mula sa kung saan sila ay tumutubo sa tabi ng ilog ng buhay, sa loob mismo ng lungsod. Ang lungsod ng mga iniligtas at ang kaganapan, sapagkat sa habag at katarungan ng Bathala, lahat ng kanyang iniligtas at lahat ng kaparusahan sa ibabaw ng lupa at maging sa ilalim ng lupa ay nagsisibalik loob sa kanya upang ang karamihan sa mga tao saan mang dako, ang bilyong mga nangaligtas ay katotohanang muling magpapanumbalik at magbabalik loob sa Bathala. Iniligtas at makikipamuhay kasama ang mga pinili. Ang mga matataas sa loob ng makalangit na kalawakan o kaya sa labas ng lungsod sa ibabaw ng bagong daigdig, sa magkakaibang sitwasyon, kalagayan at antas ng kaalaman, at pagkakaunawa at pagluluwalhati at pagsamba sa Panginoon. Dahilan sa ang Bathala ay ayaw niyang ang kanyang mga nilikha ay pumanaw. Bagkos, upang ang lahat ay kailangang dumulog sa pagsisisi. Na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ito ay nakasulat sa 1 Timoteo 2:4. Upang sa pangalan ni Kristo Hesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nga sa langit at na nga sa ibabaw ng lupa at na nga sa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ang lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Amang Bathala. Nakasulat sa Filipos 2:10-11. Langit magpakailanman. At nang ang mundo ng lahat ng mga naninirahan ay sa wakas, pawang lubos at ganap ng natubos, sino ang mga nakakaalam kung ano ang nakalaan para sa atin ng Bathala? Sino ang mga nakakaalam
subalit malamang ang Panginoon ay gustuhing manako pa ng ibang mga daigdig. Magkagayon may, para sa ano pa ba ang bagong santinakpan at ng lahat niyaring malalawak na bilang ng kalawakan kung ang tanging pagtutuunan niya lang ng interes ay ang maliit na planetang ito. Kung kaya malamang na mayroon pa ring iba pang mga daigdig na ang kanyang mga supernatural na mapaghimalang mga anak ay may mailigtas at mahango, mapanumbalik at maisaayos at mapagaling sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo Jesus. At iyan ang paraan ng ating kwento hinggil sa ating hinaharap magtatapos. Ito'y napakasayang pagtatapos sapagkat ito'y hindi naman talaga totoong wakas. Ang dakilang lungsod ng kalawakan ay ang tanging masayang simula. Ito'y walang hanggan at magpasawalang hanggan. At sila ay masayang mabubuhay ngayon at magpakailanman. Halika! Ikaw ba'y mabubuhay ng maligaya magpakailanman at hanggang wakas? Ang iyo bang kinabukasan ay magiging totoong maligaya? Ikagagalak mo ba ang nakahandang muling pagkabuhay? Ang kasayahan sa kasalan? Ang paghatol ng langit sa ibabaw ng lupa sa panahon ng milenyo at ang dakila, magpasawalang hanggan, makalangit na lungsod ng kalawakan. Ikaw ba'y isa sa mga ililigtas na siyang pahihintulutang manirahan sa loob nitong dakilang makalangit na lungsod? Wala kang ibang gagawin kung di makiusap kay Kristo Jesus na pumasok sa kaibuturan ng iyong puso at ikaw ay pagkakalooban ng daglian. Permanenteng mamamayan nitong dakilang gintong lungsod. Katunayan, ikaw ay maaaring magkaroon ng totoong halimbawa at lasa kung ano ang kapara ng langit at buhay na walang hanggan. Dito at ngayon, kung ikaw lamang ay tatanggapin ni Kristo Jesus sa kaibuturan ng iyong puso. Paghandaan ang hinaharap ngayon sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo Jesus. Ngayon na, kanyang sinabi, "Pagmasdan, ako ay totoo sa pintuan ng inyong puso at kakatok. Kung mayroon mang tao na makaririnig ng aking tinig at bubuksan ang pintuan, ako ay papasok sa kanyang kaibuturan. Tanggapin mo si Kristo Jesus ngayon sa pamamagitan ng dalangin. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ang anak ng bathala at ikaw ay namatay ng dahil sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan at pumasok ka po sa kaibuturan ng aking puso. Tulungan mo akong magmahal at sumunod sa iyo at upang ibahagi ang pag-ibig sa aking kapwa sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Ito'y aking idinadalangin sa nawa. Ngayon na matanggap mo na ang Panginoong Jesus, ikaw ay nakahanda na sa anumang magaganap sa hinaharap. Pagpalain ka ng batala ng isang masayang hinaharap sa pangalan ni Kristo Jesus. Sanawa. At mga kapatid, dito na nagtatapos ang pinadaling pagsalaysay ng aklat ng Alpha at Omega patungkol sa mangyayari at pangyayari
sa hinaharap. Inahangat ko na sana ay may natutunan kayo at may napulot na kaalaman patungkol rito sa aking mga sinalaysay. Sana ito ay magsisilbing gabay sa paglakad sa inyong mga buhay. Ito ang inihandog sa inyo ng 777 Morningstar Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika. Maraming salamat mga kapatid. God bless us all. Bye-bye.